Worthy is your name.
Your name is great.
Samahan po ninyo akong manalangin. Ama, maraming maraming salamat po. Lagi na sa aming buhay, ipinapaalala mo, Panginoon, ang kadakilaan ng pag-ibig mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa kalayaan na ikaw ay sambahin at ihain ang mga kahilingan ng aming mga puso, O Diyos. Ama, sa bawat ama na naririto, maging yung mga hindi po namin kasama, even to those who are joining us online, salamat po sa mga buhay na meron kami sa kaligtasan na iyong ipinagkaloob. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin sa pagtupad po ng aming mga tungkulin bilang leader ng aming kanya-kanyang tahanan. Lagi po ninyo kaming iingatan, Ama, sa bawat oras at araw ng aming buhay. Sa pagtupad po ng mga trabaho o hanap buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin, lagi po ninyo kaming bibigyan ng dunong, ng katyagaan upang malagpasan namin ang bawat pagsubok na darating, Panginoon, sa aming mga hanap buhay. Lagi po ninyong pagpalain ang gawa ng aming mga kamay at hayaan po ninyo na kami patuloy na maging pagpapala sa mga taong aming nakakahalubilo sa bawat araw. O aming Ama, bilang mga leader po ng aming kanya-kanyang tahanan, katagpuin po ninyo ang bawat isa sa amin na lagi lingapin namin ang aming mga asawa, ang aming mga anak sa mga bagay patungkol sa iyo, O Diyos. Pangunahin nawa namin ang espiritual na buhay ng bawat isa sa kanila. Ano man po ang mga pagsubok na aming pinagdadaanan, sa inyo po namin ito itinataas, O Diyos. Tulungan po ninyo kami na mapagtagumpayan namin ang bawat pagsubok na ito sa bawat ina ng tahanan, ang mga kapareha na inyo pong ipinagkatiwala sa bawat ama. Ama, maraming maraming salamat po sa buhay nila. Tunay na sila ang perpektong katuwang namin na ibinigay mo sa bawat ama. Salamat, Panginoon, sa kanilang katyagaan. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na iniuukol nila sa kanilang pamilya. Maging sila, Panginoon, nagtatrabaho para matugunan po ang pangangailangan ng bawat isa sa pangangailangan ng bawat pamilya namin. Kaya naman, Panginoon, lagi sila inyo pong ingatan. Lagi, Panginoon, yung proteksyon ay ipagkaloob po ninyo sa kanila. Dalangin din po namin, Ama, na patuloy na maging mabuting ehemplo sila sa kanilang mga anak. Na mapalaki sila, Panginoon, ng may takot sa iyo, O Diyos. O aming Ama, pagpalain po ninyo ang bawat ina na kasama po namin sa iglesyang ito, O Diyos. Sa bawat mga anak na naririto, Ama, maraming maraming salamat po. Seeing the children, Lord, Sunday after Sunday, ay tulay na kagalakan, Panginoon, na mga batang ito, Panginoon, nag-start 2-3 years old. Ngayon, Panginoon, nakikita namin ang kanilang paglaki. It's truly, Lord, the work of your hand into their lives, Panginoon. Patuloy na sila'y inuhubog mo ng mga bagay patungkol sa iyo, O Diyos. Maraming maraming salamat. And may all their learnings about you, O God, about Jesus,
may not be depart from them, Panginoon. Bagkus, Panginoon, sa bawat linggo ng kanilang pagdalo, Panginoon, ay lalong lumalalim ang kanilang pagkilala sa iyo at kay Kristo sa buhay po nila, Panginoon. At mapagtibay ang kanilang pananampalataya as they grow, they may truly understand of who God is and what God is into their lives and what Jesus did on the cross. Maraming maraming salamat. Sa umaga pong ito, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang paghahatid ng mensahe ng aming Pastor Erwin. Nanawa, Panginoon, kayo po ang siyang pumatnubay sa kanya. Bigyan mo po siya ng tapang at lagi, Panginoon, tindigan niya ang katwiran, Panginoon, ng mga salita mo, O Diyos. Maraming maraming salamat po sa aming mga tagapakinig, Panginoon. May not only be we will not just be the listener of your word, Lord, but may we be a doer of it, Panginoon. Your love language, Lord, is obedience. And may in our lives ay ito po nawa ang aming pagsumikapan, ang sumunod sa mga kalooban mo, O dakilang Diyos. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. We would like to encourage children ages 3 to 6 to join our Sunday school. Yung mga parents po natin, pwede po natin silang samahan sa taas para po sa kanilang kaligtasan. You may also fetch them after the service po. No? Ayan. Let us now prepare ourselves as we continue to worship God through our giving. No? Ang ating pong Diyos is pleased when we give with a thankful and grateful heart. He loves a cheerful giver. No? Tayo po ay nagkakaloob dahil po ang Diyos po, ang ating pong Diyos, ang unang nagkaloob po sa atin. Siya po yung unang nagpakita sa atin ng pagmamahal. At tayo po ay nagbibigay dahil mahal po natin ang Diyos. We would like also to encourage everyone as you give your tithes, no, you may use po yung ating envelopes and label your offerings as tithes. If the Lord leads you to give to other ministry as well, pwede rin po ninyong ilagay yung mga kaloob po ninyo na yan, no? Kung nais, kung may nangangailangan po sa inyo ng mga panulat, maaari po ninyong itaas ang inyong mga kamay and our ushers will be gladly help you or assist you. Also po, inserted in your bulletin is our praise and prayer item slip. No, maaari nyo pong ilagay yung inyo pong mga prayer at inyo pong mga praise item, no? And you may drop your prayer slip at the back of the usher's table, no? After the service po. With that, no, kayo po ay makakaasa na ang mga prayers po ninyo or praises po ninyo na gusto po ninyong iparating ay yan po ay ipinagdarasal ng iglesyang ito, no, through our midweek prayer fellowship. Every Wednesday po yan, no, ginaganap po yan tuwing ikapito ng gabi, no. So we would like to encourage the church as well to join us dun po sa aming midweek prayer fellowship, no. And briefly, we would like also to acknowledge that the flowers today is offered to the Lord by Kizaya and Carl Hayo. If everyone is ready to worship the Lord through our giving, please take all our stand and let us sing our offering song. We praise you, Father.
Father God, for you alone are worthy, your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Maraming salamat po aming Panginoong Diyos sa lahat po ng hanap buhay, sa aming pong mga hanap buhay na inyo pong kaloob at mga negosyong inyo pong kaloob. Maraming salamat po, Panginoon, at lagi kami binibigyan ninyo ng pagkakataon, Panginoon, to bring back these blessings to other people, to this church, O God, to your kingdom. Bless this offering, Lord, and accept it. At nawa po'y magamit namin ang mga kaloob mong ito sa inyo pong kaharian. Salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, for some announcements. Yes, we are glad to announce and tell you that GCF Montalvan family will start its two services, no, to accommodate our growing community. No, ang first service po natin, no, na magsisimula po sa November 3 again is 8:30 a.m. to 10 a.m. then followed by our second service that will be 11 a.m. to 12:30 p.m. Uulitin ko po. Our second service will start on November 3. The first service will be at 8:30 a.m. and the second service will start at 11 a.m. Nawa po, maliwanag po ang bagay na yan. So, as we prepared for this exciting new chapter in this church, no, we would like to ask for your prayer po para sa kaayusan po ng mga services na gaganamin po natin sa November 3. Wow. God is good. And another thing, no, 3 months from now po, no, magsisimula na ang bagong taon ng 2015. Ang bilis po lumipas ng mga oras. With that, we would like to call every artist, no, or our aspiring artist. No, we are looking for a fresh new logo to represent our church in 2025. So kung kayo po ay may mga talento, no, no, to conceptualize, no, logo, no, if you are an artist or aspiring artist, please, no, join yung pong ating wala ba time flash? Yeah, okay. Yung pong ating contest na ito, no? This is for the 2025 logo. Ang team po natin will be equipped, built up, and unite. Hango po sa Ephesians 4:12-13. Uulitin ko po, yung tema po natin is equip, build up, and unite according to Ephesians 4:12-13. Again, please join us, no? Para po sa paggawa po ng logo natin for 2015. No, all interested individuals, you may submit your entry po kay Kuya Carlo, no? Sealed po, dapat po sealed po sa envelope by November 17 ito pong taong ito. The winner will receive a special prize. House and lot ba to? Sige, hindi po ha. Hindi po 2,000 lang. Sige po, marami pong salamat. That will be on November 17 po, yung submission po ng entry po ninyo. Maraming salamat po.
Morning. Good morning ulit. Open your Bible with me on Amos chapter 9, verses 11 to 15. That is Amos chapter 9, verse 11 to 15. Let us all stand and read God's word in whatever Bible translations that you have. And on that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen, and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of the old, that they may possess the remnant of Edom and all the Gentiles who are called by my name, says the Lord who does these things. Behold, the days are coming, says the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the trader of grapes him who sows seeds. The mountain shall drip with sweet wine, and all the hills shall flow with it. I will bring back the captives of my people Israel. They shall build the waste cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink wine from them. They shall also make gardens and eat from them. Verse 15, I will plant them in their land, and no longer shall they be pulled up from the land I have given. Tayo manalangin, dakilang Diyos, gabayan niyo po ang inyong lingkod sa tulong ng banal na Espiritu. Dalangin namin, O Diyos, dalangin ko na ang makapangyarihang salita mo ang siyang mamatayawi sa aking mga labi. At dalangin ko, Panginoon, itutumi mo sa aming mga puso nang may pagtuturo at may pagdanais na kumilos ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin, O Diyos, higit sa lahat ng bagay, ito ay magdala sa amin ng pagbabagong buhay sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Lahat po ay makakaupo na. Muli, magandang umaga, at sa araw na ito, bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa mga minor prophets, minor man sa pagkakakilala, subalit ito pa rin ay may malalim o napakahalagang paalala para sa mga iglesia, sa mga mananampalataya. Ang aklat ng Amos or the Book of Amos ay isinulat sometimes in 760 BC during the reign of King Jeroboam. Now, King Jeroboam is one of the rulers of Israel who did not do things right in the sight of God. Isa siya sa mga namuno sa bansang Israel. Subalit, kapansin-pansin na sa kabila ng maling pamamalakad, nakaranas ang Israel ng prosperity, material prosperity, and political stability. Marahil nagtataka kayo, no? Bakit ganun? Sa kabila ng baluktot yung kaparaanan nung namumuno, ang bansa ay pinagpapala pa rin at tinutugunan pa rin ng Diyos higit doon sa kanyang inaasahan. Marahil ito ay magdadala sa atin ng paalala na hindi katunayan ng mga material na pagpapala na meron tayo na umaayon ng Diyos sa atin. And in fact, during the ministry of Amos, ito rin yung sabdakong huli. Noong 722 BC, na-regain ng Assyria ang kanyang kapangyarihan at muli, nasakop niya ang Israel. Sino nga ba si Amos? Amos derives from the Hebrew verb amas, means to load or to carry a load. Mabigat yung tungkulin na nakapatong sa balikat ni Amos. Sometimes iniisip natin, no, tayo mismo, we're just a. Mga Pilipino, I'm just a teacher, I'm just a carpenter, I'm just a housewife, I'm just a. Madalas ganon.
kinoconsider natin. Si Amos, he was not a prophet by profession. He did not study in school of prophets. Hindi siya galing sa lineage ng mga propeta. Yun yung kakaiba ni Amos. Hindi siya galing sa angkan ng mga nagpapahayag o mga propeta nagdadala ng balita patungkol sa Diyos. Subalit, yung katangian na yan ang naghiwalay sa kanya sa karamihan. In fact, he was just a shepherd from Tekoa, doon sa may kingdom of Judah. Pag tinignan niyo po yung mapa natin, somewhere in a city of Tekoa, doon siya galing at tinawag siya ng Diyos, a special call from God. Hindi siya galing sa prestigiosong kolehiyo para magkaroon ng karapatang magturo o magpahayag ng salita ng Diyos, kundi ang kapangyarihan na meron si Amos ay galing sa pagkakatawag ng Diyos. At yan ay patuloy pa rin nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi ko po sinasabi na ang dapat ang mga pastor o mga lingkod ng Diyos ay hindi nag-aaral. Hindi po. Subalit dumarating ang pagkakataon na tumatawag ang Diyos ayon sa kanyang kalooban at ayon sa mensahe na kanyang iparating, nais iparating sa mga tao. Sa kabila ng tagumpay, material and political prosperity ng Israel, sila ay nagkaroon ng pagkakalimot. Sila ay nagkaroon ng pagkakalimot at ito yung nais ng Diyos na ihatid ni Amos sa bayan ng Israel. At yung mensahe na bitbit ni Amos para sa bansang Israel ay hindi popular o ayaw pakinggan ng mga tao dahil nga sila nasa katanyagan, nasa katagumpayan, ang mga tao ay hindi interesado sa mensahe ng Diyos. Dahil nga sa likas na kasalanan ng tao, sa likas na mali na meron sa puso ng tao, madalas ang pagkakataon na people try to do according to his own will. Particularly in times of prosperity and in times of stability. They're no longer interested kung anong plano ng Diyos sa kabila ng alam nila na sa lahat at bawat pagkakataon ng kanilang buhay, kasama nila ang Diyos. Minsan tayo mga Kristiyano, kapag hindi umaangkop yung nais nating marinig, parang automatic nagsasara ang mga tenga natin at hindi na tayo interesado. Narinig ko na yan, alam ko na yan, iba naman. Subalit, ngunit, natapwat, dapat parati nating nauunawaan na ang salita ng Diyos can never be exhausted. You may be reading the same passage, you may be reading the same verses, but always it gives you a different message. Pag tinanong ko kayo, ilan na sa inyo ang nakailang ulit basahin ng Amos, kasama niyo po ako, hindi rin po popular sa akin ang Book of Amos. Hindi siya madalas na pag-uusapan, subalit sa umagang ito, I pray na yung mensahe ng Amos ay magtatak sa atin. Kaya siya nakasama sa kabuuan ng Biblia ay dahil sa ganda ng kanyang mensahe. Ang mga tema na tinalakay sa Book of Amos ay ang mga sumusunod. The Lord is the creator of the universe. Therefore, ang bawat isang sa atin are subject sa pangunguna ng ating Panginoon. Walang excuse. Mananampalataya man o hindi, dapat tayo ay sumusunod sa Diyos. Next, justice and righteousness in the treatment of other people are the key evidences of right relationship in the Lord. Sa panahon ng tagumpay at kasaganahan ng bansang Israel, mababasa natin sa Amos na meron silang bagay na nakakaligtaan. Unang-una na sa paglingap sa mga nangangailangan. Hindi ba tayo minsan kapag tayo nasa kasaganaan, we tend to forget those people who are in need.
may paalala ang Diyos patungkol dyan pagdating sa salita niya. Ang pagpapaalala na ano, blessings comes to His children, to His people, primarily to bless others. It's not for you alone. It's not for you to keep, but it's for you to share. Religious observance and the absence of social injustice is disgusting to God. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga kaparaanan na akala natin ay tama, subalit ito ay nagdadala sa atin ng maling pagkakaunawa kung paano tayo sumasamba sa Kanya. Mga pagsamba na nananatili sa bibig pero sa mga puso natin ay punong-puno ng kabuktutan. Punong-puno ng kamalian. Subalit, hindi ito iniyahayag ng salita ng Diyos para tayo saktan, kundi para tayo ay dalhin sa tamang landas. Parati po ganun ang anak ng Diyos sa pag-uunawa niya ng salita. Hindi yung sakit yung dapat nananatili, kundi yung pagtutuwid at yung tamang pagtugon sa kanyang panawagan para sa atin. Israel's covenant with the Lord did not guarantee special protection for them when they broke the covenant. Rather, it means that they would be held to a higher standard of obedience. Alam ng Israel na sa paglakad nila, kasama nila ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, at alam nila na ang Diyos ay may paghahatol, subalit ang hindi nila napaghandaan na sila rin mismo ay darating sa tagpo na sila mismo ay hahatulan ng Diyos. Kala ko po ba wala ng paghahatol? Opo. Para sa mga mananampalataya, walang paghahatol, subalit tayo'y mayroong pagsusulit. Meron tayong pagsusulit na harapin. And that, hindi iyon nagdadala sa atin para maging ano, walang gawin na kalooban ng Diyos, walang panahon na siya sa atin ng kanyang salita. I prepared this message 1 month ago. At nakikita ko kung paano ito nagiging totoo sa buhay ko. Ako mismo is being challenged by the words that I am delivering to you. And I praise God for that. I praise God for that. Masarap na itanim sa puso natin na tayo may ugnayan sa Diyos, subalit masarap din na alalahanin na higit sa paghahatol ng Diyos ay yung pagkakataon na magawa natin kung ano yung tama. The day of the Lord would not be a time of miraculous deliverance of the unrepentant Israel. Rather, it would be a time of terrible destruction. A day of the Lord, humaharap tayo dyan. Every day, nagsusulit tayo sa Diyos. Every day, we are accountable for little or big actions that we make, little or big decisions. What we decide? And I pray that it would be our desire not to experience God's destruction or God's judgment, but God's blessing. Yun yung dapat na nararanasan ng mga mananampalataya eh. Yun yung dapat na nangyayari sa ating mga buhay. And sometimes natural disaster, sickness, or anything that comes on our way are ways of God calling us. Anak, itama mo to. Meron kang itatama. A faithful remnant of Israel would be preserved and would someday and glorious restoration of His blessing. There will be judgment, but we must understand and we must keep in our minds that blessing is on its way. The day of the Lord, from being a day of blessing, was going to be a day of darkness for Israel.
Dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa hindi pagsunod, at dahil hindi sa paggawa ng kanyang kalooban, it will become a day of darkness. God will allow darkness to come if we will become unrepentant and if we will not be able to understand kung ano ang direksyon na ipinapakita sa atin ng Diyos. And also, ito ay naging totoo noong 722 BC, sabi ko nga kanina, when the Assyrian Empire showed its strength and conquered and exiled Israel. Tapos na yan eh. Yes, but it's a reminder that things are still to come. The book of Amos has 9 chapters and 4 major divisions. Katulad yung Joel last time, when I was reviewing my message, dami kong mali. Mali in a sense yung mga numbers na sinasabi ko. Pero yung mensahe po, hindi ah. Hindi po. Yung mga verses na nababanggit. Nire-review ko rin po. So, sa Book of Amos, there are 9 chapters, 4 divisions. First is the judgment announced. Next is judgment explained. Judgment picture, puro judgment no. Judgment. Ito yung magandang part. Restoration and blessing. Ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang nakatuon sa kanyang paghahatol, kundi tayo ay nakatuon doon sa napakagandang pag-asa na naintindihan at naunawaan na natin. Hindi na ito lingid sa ating kalaman. Alam natin ang Biblia and we keep on reading it. Doon sa mga hindi nakakaintindi ang lupit ng Diyos, puro patayan, puro sakitan. Pero sa kanyang mga anak, sa likod ng mga hindi magagandang ganapan na yun, ay yung pag-asa na ipitutuloy na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Puntahan natin ngayon. Yung unang bahagi, judgment announced. This is what the Lord says, for 3 transgressions and 4, I will not turn away its punishment. Pansinin niyo po yung 3 transgressions and 4. Sa 3, maiintindihan ng Diyos. Sa 4, hindi ganun niya maiintindihan. Sa mga nanay, alam niyo yan, ang nanay, pag may kasalanan yung anak, ano, binibilangan para tumigil. Tumigil ka na, isa. 2, hindi ka patitigil, 2't kalahati. Sa Diyos, ang binibilang niya, yung kasalanan. Anong uri ng kasalanan, kahit na anong uri. Sin is sin. Walang malaki, walang maliit, sin is sin. Kaya mapapansin natin, yung pinakamaliit na kasalanan, pagsisinungaling, it will bring you to judgment. Sino yung mga mahatulan? Again, 6 nations. Mababasa nyo yan sa Book of Amos. Damascus, Gaza, Tyre, Edom, Ammon, and Moab. 4, mistreatment of Israel. Dahil hindi tama yung ginagawa ng mga kapitbahay ng Israel sa kanya, they will be judged. They will be judged. Sino pa? Against Judah. Condemned for failing to obey God's law. They have the law and they do not obey the law, so they will be judged. The 6 nations, Judah and then Israel. Israel is condemned for apostasy, idolatry, and immorality. They are living and doing it the wrong way. Imagine, the chosen people of God, idolatry. And many of the believers today are still practicing idolatry. Hindi man natin napapansin, maybe we are not aware, but be very, very careful. The enemy will try to deceive you. When you thought that you are worshiping the true God,
But the ending of it is destruction. What his people failed to learn through his mercy and grace, they would have to learn through his judgment and his wrath. Ang haba ng pasensya na inilalatag sa atin ng Diyos. Kaya wala tayong dahilan. Panginoon, di mo kami pinalalahanan. Madalas yung pagpapaalala niya, ang problema, hindi ka nakikinig. Hindi ka nagmamatyag. Madalas kang tinatawag, yung attention mo ay madalas na tinatawag ng Diyos, subalit hindi ikaw nakikinig. It is not unannounced. Everything is announced. Wala nang sikreto sa mga Kristiyano. Nakalatag ng lahat. Hindi lang siya inannounced, kundi it was even explained. Anong sabi ng salita ng Diyos? Hear this word. Ano yung mga violation na ginagawa ng tao? God's chosen people were charged with abusing their position of privilege. Ito yung ginagawa ng mga leader nung panahon na yon. Ano pa? Failure to live up to their responsibility. Next, false worship and moral depravity, wickedness. Imagine God's chosen people living in wickedness, injustice, unrighteous, and greed. Next, complacency, arrogance, indifference, pride, materialism. Kaya po may box dyan. I almost made it perfect. Nung chine-check ko siya, I almost made it perfect. And rejecting God's past discipline. Nakita natin kung paano dinidisiplina ng Diyos ang Israel sa lahat ng pagkakataon. Panahon ni Moses, panahon ni Noah, panahon ng Tower of Babel. When people try to do it in their own way, God is always there to remind them that is wrong. Why he keeps on telling us that we are wrong for us to come back to him? We knew what it is right and yet we do it not. Yun yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alam nyo kung ano yung tama, pero hindi nyo ginagawa. You have this desire, but your desire doesn't follow your action. And this should remind us that God says, after all the warnings he had given Israel, Israel did not return to him 5 times, if I'm not mistaken. You did not return to me. Sa kabila ng pinakita ng Panginoon, ng Diyos, sa Israel, they did not return to him. You did not return to me. That's what the Bible says. Ilang beses, tinatawag ko yung attention nyo, you did not return to me, sabi ng Panginoon. There is always judgment for sin, maliit man o malaki. There is always judgment for sin. Ano sabi ng Diyos? Dahil hindi kayo bumabalik sa akin, prepare to meet your God. Prepare to meet your God. Haharap ka. Mananampalataya. Again, mananampalataya man o hindi, you will face, we will all face God in his time. And religion without righteousness is rejected. Alam nyo yan. Alam natin kung kailan tayo kumikilos at tinatanggap ng Diyos, at alam natin na ang tinatanggap lang ng, ang tumatanggap lang sa kilos natin ay ang ating mga sarili. Ang sabi ng Diyos, ang layo ng puso nyo sa akin. Ang layo ng puso nyo sa akin. Your heart is too far from me. Now, having understanding that the judgment is announced and the judgment is explained, we'll go to point number 3, and that is
How should we respond? Sabi nga, di ba? How should we respond? Di lang mananampalataya. Paano tayo magre-respond? What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Certainly not. Namatay na tayo sa kasalanan eh. Then, nabuhay tayo kasama ni Kristo, so we also should walk in the newness of life. Dapat nagiging visible yung pagbabago sa ating mga buhay. Sabi ng Romans 6:1-4. Die to sin and alive to God. Diba? Sa baptism natin, naranasan nyo yun? You died with Christ, raised up with Christ, and walk in the newness of life. Kung wala pong pagbabago sa ating mga buhay, pagsikapan po natin, hindi po madali. Yung tayo, it did not come overnight. We were shaped by our environment, with the people we live in, we live with, yung mga kaklase natin, kasamahan natin sa trabaho. We can still have, we still have the time to walk in the newness of life, understanding kung ano yung meron tayo kay Kristo. At sabi ko nga, having judgment announced and explained, ito yung part number 3. Amos. Ano yun? Ah, okay. Kala kong may nakikita kang iba eh. Now, Amos saw 5 visions dun sa chapter na to. One of which is, ayan, kita ba? Oh, okay, buti naman, kasi dito hindi ko kita. Yung first vision niya was the locust. Yung locust, no? Nung makita niya yung locust, Amos prayed. Nanalangin si Amos. Para ako nakatayo sa hukay. Amos prayed and God relents. Hindi hinayaan ng Diyos. And then the consuming fire. Ano ulit ginawa ni Amos? Amos prayed and God relents. And the third vision was a plumb line. Alam niyo po yung plumb line, yung mga nasa construction. Hindi ko alam Tagalog nun eh. Yung parang may tulos? Hulog, ayun, hulog. Thank you. Thank you, Elder. Hulog. Bakit yun nilalagay? Para makita kung aligned. Kaya yung mga low-cost housing, pag ginamitan nyo ng hulog, wala sa hulog. Lahat naka, yung floor, tabing, wala sa hulog. Ang mga Kristiyano, dapat nasa tamang hulog. Hindi tayo pwedeng wala sa hulog. Bakit? Ang Diyos mismo yung sumusukat sa atin. Sabi niya, meron akong panukat. I have my standard. And alongside with that righteous standard is the need of judgment. The plumb line serves as a symbol of God's judgment and His desire. Pansinin nyo, no? The plumb line symbolizes His judgment, but His desire is for us to live according to His will. Kung maiintindihan lang ng Kristiyano yung tamang tugon niya, hindi siya mananatili dun sa judgment. Pupunta siya dun sa pagdidesisyon na gawin yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, hindi na lihim ang kalooban ng Diyos para sa atin. And yet, parang ang hirap-hirap pa rin natin gawin. Pero sabi natin, mahal natin ang Diyos. Sabi nung nanay, kung talagang mahal mo ko, hindi mo ko susuwayin. Hindi ka magpapakasal dyan sa kulot na yan. Sorry po sa mga kulot, di ko sinasadya. Wala po. Sorry. Kung talagang mahal mo ko, papakinggan mo ko. In a common relationship among humans, hindi ba ganun din dapat tayo sa Diyos?
hindi tayo dapat nananatili dun sa judgment. Ang dapat natin tititingnan, ano yung lawak na pag-ibig na pinapakita niya sa atin? Amen? So yung plumb line should not take us away from God, but instead, it should direct us to do His will. Ano pa yung isang vision? Fruit, baskets of fruit. Ang sabi dyan, hinugna ang Israel para sa kanyang paghahatol. Ng panahon ay pinagkaloob ng Diyos. Hinugna. Tayo ba ay hinugna para sa pagpapala o hinugna tayo para sa pagpapalo? And again, just like the book of Joel, he mentioned the day of the Lord. The day of the Lord. Ibig sabihin, there will be a time of reckoning. Sa Quadcom, naririnig niyo yan, time of reckoning. Doon sa isang dating senador, time of reckoning. At ganun din tayo. So bakit ipinakikita sa atin ng Diyos? Bakit niya inilarawan kung paano yung paghahatol? Dahil we are prone to wander. We are like sheep have gone astray. We have turned again everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sa kabila po ng kabuktutan ng tao, sa kabila ng pagiging makasarili niya, ang Diyos pa rin ang naglatag ng kanyang sarili para akuin ang lahat ng pagkakamali na meron tayo. And yet, we still have the heart to go against God, to transgress against God. Though sunod-sunod yung focus nung Book of Amos patungkol sa paghahatol, yung magandang bahagi ay nasa dakong huli, and that is a promise of restoration. Kung maiintindihan lamang ng kaniyang mga anak ang sinasabi ng kaniyang salita, there will be a time of restoration. Number one, the restoration of the Davidic kingdom. Ito yung, in that day I will rise up the booth of David, that is the house of David that is fallen, and repair its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it as the days of the old. Anong promise? God promised to restore the house of David which has fallen into despair. Sa kabila ng mga ginagawa ng mga Israelita, ang pangako ng Diyos ng pagsasaayos ay pagre-restore ay kaniyang gagawin. God promised to rebuild it, linking this promise to the coming of the Messiah. Naging totoo ba ang Diyos sa kanyang pangako? Yes. This is a messianic promise fulfilled in Jesus Christ, the descendants of David. Mahaba po pag tin-raise pa natin. So read your Bible. When God promised, He keeps. Yun yung kagandahan ng relasyon natin sa Diyos. Pag naririnig natin yung promise, alam natin na tutuparin yun ng Diyos. Diba nga, pag tinatanong tayo, bakit ka papapasukin sa langit? Bakit ka papapasukin sa kanyang tahanan? Lucky kaya ng lupain ko sa bataan. Di po yun. It is the relationship that you have with Christ. Wala nang iba. The restoration of the Davidic kingdom. Number two is the inclusion of all nations. Kaya tayo lahat masaya. Hindi tayo naiwan. Di ba? Ang sabi ng verse, that they may possess the remnant of Edom and all the nations who are called by my name, declares the Lord who does it. Kasali ang lahat ng bansa. Galit na yung Diyos, no? Galit na siya. And yet, binuksan niya pa rin sa lahat. Ano yung promise niya?
the promise extends beyond Israel to other nations, kasama ang Pilipinas. Pati China, upo, kasali. And ano yung application niyan? Anong sabi? This speaks to the inclusion of all the nations for the plan of salvation. Yung pagliligtas ng Diyos. Kasama. Walang maiiwan. Yun eh, kung tatanggapin niya. Through Jesus Christ, the gospel message reaches all people and fulfilling this promise of a united people of God. Yan yung ano. Yan yung katuparan na mangyayari. Number three, abundant blessing. Imagine, sunod-sunod yung judgment na sinasabi kung paano gagawin, ano mangyayari. But still, yung kagandahan talaga ay nasa dakong uli. Anong sabi niya? Paki-press na nga lang, parang hindi na. Behold, the days are coming, declares the Lord, when the plowman shall overtake the reaper and the treader of grapes. Him who sows the seed, the mountains shall drip sweet wine, and all the hills shall flow with it. Overflowing blessing. Umaapaw, umaagos. Of course, kung hindi ka makikinig sa kanyang panawagan, hindi mo mai-enjoy ito. Hindi mo siya mai-enjoy. God's promise, an unparalleled abundance and prosperity where the harvest is so plentiful that the workers can barely keep it. Yung sitwasyon nila na nasa kasaganahan sila will be taken away by God. Why? To preserve yung mga patuloy na sumusunod pa rin sa Kanya. Yung patuloy na nakikinig sa Kanya. The fruitfulness and abundance reflect the overflowing grace and blessings that God pours on His people in the millennial kingdom. In the 1,000-year reign of Christ, all believers will experience this. Imagine overflowing blessings. Wala nang bayad yung kuryente, wala nang bayad yung tubig, lahat. Tuwan-tuwa yung mga nanay. Looking forward sa araw na yun, no? Ang hirap kaya nun, ha? Kababayad mo pa lang? Magbabayad ka na ulit na ano. And ito yung panahon na we should be looking forward. Yung mga nangyayari ngayon, ano na lang yan? Kumbaga parang fine-tuning yung kailangan na ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Bahagi na yan ng paglakad natin. And a sacred and permanent home. One of my prayers, taka, basahin ko muna yung verse. I will restore the fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruins and cities inhabit them. They shall plant vineyards and drink their wine, and they shall make gardens and eat their fruit. I will plant them on their land, and they shall never again be uprooted out of the land that I have given. I want to share with you one of the prayers that I have. I am praying, no? Kasi since a secured and permanent home. Alam nyo yan eh, yung feeling. Yung mga nangungupahan. Yung nagbabayad ka pa lang. Nagbabayad ka. Tapos may nakaabang na kagad. Binibilangan ka na kagad. Yung mga may bahay naman, alam nyo rin yung struggle before you were able to acquire the property. Para ano? So that you can have a permanent place to stay. Ang hirap nun eh, na pag hindi mo nakasundo yung landlord, you will find another place, you'll go to another place, you'll go to another place. Well, anyway, one of my prayer is for GCF Montalban to have a place which she can call her own. A place where she can call it her own. And if you have that kind of desire, pray with me. It may happen not in the time, in my time,
But I pray that time will come that GCF Multalban will stand where she can shine as a place of worship to believers, with the believers of Christ. That's one of my desire. And I pray na may it also be your prayer. Maybe not in our time, but soon. In the soon future. Imagine, no? Bigger parking area. Bigger worship area. Naniniwala ako that God is blessing us. Totoo naman. And God can bless us more. So we pray harder for this to happen. God's promise to restore His people to their land permanently. Permanently. Dahil hindi ka na basta-basta bubunutin ng mga kaaway. It conveys permanence, security, and stability. Application. This promise points to both physical and spiritual restoration. For Israel, it indicated a return to their homeland. For the believers, it speaks of the eternal home we have in Christ. Maari yung mga nangungupahan sa atin, we go from places to places, from one area or another. Pero ang ganda ng pangako ng salita ng Diyos. Sabi niya, ano yung kaugnayan nito na lahat ng kaganapan doon sa judgment, doon sa pangako? Ano yung kaugnayan nito sa mga buhay natin? Restoration through Christ. We can be changed, we can be transformed, our lives can be transformed only if we will abide in Christ, and Christ will restore us. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he's a new creation. All things have passed away, behold, all things are become new. Nire-restore tayo ng Panginoon on a daily basis. Kaya lang katulad ng Israel, minsan ang titigas ng ulo natin. We want to do it our way instead of listening to God kung ano yung gusto niyang gawin para sa iyo. Next is an open invitation to repent. Sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slacking concerning His promise as some count slackness, but is long-suffering towards us. Imagine, yung pagtitiis ng Diyos, long-suffering, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Para tayo hindi mapahamak, all we have to do is to repent and come to Christ. Para sa aming mga kaibigan, kung hindi mo nauunawaan kung ano yung pinag-uusapan natin ngayong umaga, someone will come to you and will talk to you and will explain to you how can you have this relationship with Christ. Para naman sa mga mananampalataya, huwag nating palampasin yung pagkakataon na tinatawag ng Diyos yung ating pansin to do it the right way. Not in your own way, but in God's way. Spiritual abundance. Like a willing to wait. 2 John 1:3. Grace, mercy, and peace will be with you from God, the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and in love. For us to be able to experience the spiritual abundance that Christ offers is we should experience grace, mercy, love, and peace will follow. And our eternal home for God's people, meron po tayong uuwian
Anong nagaganap? Meron tayong uuwian pagdating ng panahon. Abutan man tayo ng Diyos na naglilingkod. Praise God. Matulog man tayo ng mas maaga. Praise God. But we have a home to come back to. Sabi nga ng kanyang salita, John 14:2-4, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know, and the way you know. Kung ang bahay mo ngayon ay barong-barong, ang inihahanda ng Diyos para sa iyo ay mansyon. Ang sarap po ng pangako ng Diyos, ano? You may not have the comfort of life, this life, in this life, but God promises He already prepared a place for you. When you go home, I'm a king with my king. What a promise, and we should hold on to that. God's promise in Amos reminds us of His faithfulness and His heart to restore and bless and secure His people. Through Christ, this promise finds ultimate fulfillment, inviting all of us to experience the fullness of His grace and blessings. Let us live with confidence that God's promise are certain and that we are securely planted in Him. We are called to live in the hope and reality of this promise, sharing the good news and walking in the abundant blessings of God. Everything starts with the greatness of God. God created everything. Siya yung melikha na lahat ng bagay. All of us have failed to live for the glory of God. Let's admit it. We are fooling ourselves when we say that we always glorify God. And I'm not exempted from that. There are still times I also fail. And for that reason, we ought to pray for one another. Hindi lang po kayo may challenge. Kahit po yung mga tumatayo dito, they are also in challenge. And you ought to pray for them. We ought to pray for one another. Jesus came into the world to save sinners from the sure judgment of God. Yung judgment na sinasabi, that is sure. But God will relent only if you will repent. If you are ready to have Him as your Savior and Lord, trust Him, speak to Him, tell Him all your heart. Sabi nga ng Panginoon, they did not return to me. And we can tell Him, Lord, I am returning. Please, accept me. Let us pray. Heavenly Father, thank you for the constant reminder that more than the challenges, the trials that we experience in life, the wrongdoings that we do with our lives, you are giving us the opportunity, the chance to come back to you. With a humble heart, with our brokenness, we ask for your forgiveness, O God. Forgive our sins. And through Christ, restore the broken relationship once again so that we may walk according to your will. Dalangin namin, O Diyos, bilang isang iglesia, bilang inyong mga anak, kami ay lumakad ng may katapatan sa iyong salita, may pagnanais na ibahagi ang iyong salita, at buong tapang at buong pusong lalakad at tatayo
sa iyong salita. Sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus, amen and amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Salamat sa Diyos sa buhay mo, Pastor Winn. No, as I listen kanina po, no, isang bagay po yung akin pong naalala na sa buhay po natin, we always fail, no? We fail to the temptations, no? But through the message today, God remind us na He has the business to restore us, no? Sa panahon na tayo nadadapa, sa panahon na natatapilok sa mga kasalanan, no? God has always the business to restore yung kanya pong mga anak. Salamat po sa Diyos sa kanya pong mga salita sa araw po na ito. Now, kanina po ay in-announce, no, yung ating logo making contest. Ang sabi po nung nag-announce ay 2015, hindi po, 2025 po yun. Yun po ay logo for 2025. No? Again, yung team po natin is Equip, Build Up, and Unite. And again, nakikiusap po kami sa inyo kung maaari po sana yung ating bulletin, no, pwede po nating i-handover later on after ng service sa ushers po, so we can save to printing cost. But those bulletins inside, you can take those home, no? Just an update, kung mapapansin nyo po, yung mga bulletin po na naka-insert po dyan is, yun po, it's actually a summary, a message of our pastor, no, si Pastor Winn po. And there are some announcement din po dyan, no, dun sa mga kaganapan po sa ating iglesia. Okay? At this point in time, we would like to acknowledge if you came here for the first time, second time, third time, at hindi pa po kayo na-acknowledge ng iglesyang ito, maaari po ba kayong tumayo? So, the congregation will acknowledge you. Dito po sa, ayan, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, you bless us with your presence. Dito po, meron po ba? Wow, praise God, praise God. Ma'am, sir, pagkatapos po ng service, aanyayahan po namin kayo dito po sa aming welcome center. We would like to know more of you and we would like to pray for you po. Ano po? Salamat po. Now, to the congregation, please extend your greetings sa atin pong mga guests, no? And magkamayan din po tayo sa isa't isa as we sing our welcome song. Let us all stand. You today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCN. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa mga salita mo na inihatid mo sa amin sa umagang ito. Totoo, Panginoon, na sa mga marami pong pagkakataon sa aming buhay, kami po'y nadadapa, nagkakasala, Panginoon. But Lord, thank you also to your promise na yung mga anak mo, you have the business to always restore them, Panginoon, sa panahon ng kanilang pagkakadapa. Maraming salamat po. May the peace, grace, and love of the Lord Jesus Christ be upon with you all. To the only wise God, to be glory forever through Christ. Amen. Let's end this worship service in the presence of the Lord.
I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Blessed Sunday po, Lord.